Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at muli ay ang likod ay gagawa po ng YouTube vlog or video tutorial patungkol sa new Wi-Fi padaban Chinese English firmware. So nag-search po tayo ng mga ilang solution para sa problema sa 2.4 GHz na Wi-Fi. So ito po yung kinalabasan ng mga nakalap po natin na configuration na pwede pong maging solution sa ating mga problema sa 2.4 GHz. So shoutout natin sa ating mga kaibigang vlogger. Yan, shoutout natin Team Maloy. So ito yung sa aking channel, Business PH. And then shoutout kay Team Maloy Payungayong. Siya yung nag-introduce sa akin kung paano mag-vlog. Nagba-vlog na ako noon, pero konti pa lang subscribers. And then in-invite niya ako para mag-join sa kanyang vlog, mag-extra. At yun nga, nakakuha tayo ng konting talent fee nung nakarang araw. Thank you, Sir Maloy. So yan po, support po natin siya. Kahit po marami na siyang subscribers. And then yung kaibigan din natin, si Sir Roland. Yan, si Japram. Support po natin yung kanyang YouTube channel. Subscribe po natin. So yung isang YouTube channel ko po, yung nakasubscribe po sa kanya. At pinapanood ko rin yung kanyang mga tutorial patungkol sa yan, iba-ibang mga firmware ng new Wi-Fi 3. Yung mga compatible firmware. So ngayon, ang tutorial natin ay kailangan naka-flash na yung padaban nyo sa inyong new Wi-Fi. Okay, so hindi na natin siya i-tutorial ng from stock firmware to padaban. Kasi meron tayong tutorial niyan eh. Makikita nyo dito sa ating YouTube channel, Business Page. Hanapin nyo lang yung from stock firmware to padaban flashing. So ito ay nakapadaban. Kung meron na kayong existing padaban nyo, gawin nyo muna i-reset factory nyo. So sample tayo, meron akong yung pinaka-server ko, nakapadaban din yan. Sample tayo kung saan, kung nasaan i-reset. So it's either up to. Kung i-reset nyo sa reset button, or i-reset nyo siya sa pinaka-interface niya. Pero hindi ko ito re-reset, papakita ko lang sa inyo kung saan nare-reset. Yan, so administration, and then settings. Eto. Kiklik nyo lang to. Bago nyo dalhin ulit sa BridgeWeb. So since naka-reset na to, dalhin na natin sa BridgeWeb. So ito yung LAN na papunta sa PC. Papunta sa LAN 1 ni Wi-Fi. Didisconnect ko lang yung Wi-Fi ko para walang maging conflict. Yan. So, i-unplug ko yung power niya. Power adapter. And then, click natin yung reset button for 10 seconds or 15 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, naka-hold lang siya. Then, 15 seconds na, saksak natin yung power niya. Another 15 seconds, naka-hold lang. Tapos, magbi-blink yan. Nakita niya, nag-blink lahat ng ilaw. 6, 7, 8, 9, 10. 15, 15 seconds. Itanggalin na natin yung press button. Nagbi-blink yung power LED niya. Okay. So, papasok tayo ngayon sa BridgeWeb. Para makapasok sa BridgeWeb, hindi na tayo naka-static IP ngayon. 192.168.1.1 BridgeWeb, yan. And then, sundan nyo na lang yung mga gagawin kong step. So, na-download ko yung
EE from dinownload ko siya and then i-upload ko siya. Okay. Ayan. And then, ito ang ibig sabihin nito, reboot. Ayan. So, i-check nyo siya. Tapos, i-click nyo itong okay. So, kung nasa ano pa lang kayo, nasa process pa lang kayo ng flashing, pwede nyo isama dito yung firmware ni Padawan Chinese. Pagsabayin nyo na. Okay? Ayan. So again, hindi ko kiniklaim na sarili ko itong configuration na pinagsama-sama lang natin yung mga nabasa natin sa Facebook group, sa mga blog, sa internet, mga forum, tsaka natin nilagay sa ating ni Wi-Fi. Yan. So makikita nyo, isa pa lang yung ilaw. Antayin natin umilaw yung 2G and 5G. So yan, kompleto na yung ilaw niya. So ngayon, pasukin na natin yung pinaka admin panel ng ating new Wi-Fi. So 192.168.123.1. Yan. Default username and password is admin, admin. All small letter. Okay. So, unang first step natin, gagawin nating English yung language ng ating new Wi-Fi. So, kahit gawin natin siyang English, may matitira pa rin mga Chinese language. So, makikita niyo yung administration na hanapin niyo yun. So, ito yun. Nasa ilalim ng USB. Yan, administration. Click lang natin. Tapos, scroll down. Hanapin natin to. Language. So, ito, Chinese. Gawin natin English. And then, click apply. First step natin, yun nga yung ginawang Chinese to English. And then, second step, operation mode. So, makikita yan sa administration. And then, operation mode. So, i-click na natin. I-set natin siya as access point. So, medyo babagalan ko lang din yung pag-control sa ating mouse kasi napansin ko sa ibang mga video na medyo mabilis. Shoutout nga pala sa mga co-seller po natin ng new Wi-Fi. So hopefully ay hindi po natin ibababa yung ating posted price sa ating SRP, which is 2,000 pesos. Yan po yung SRP na pinapairal po natin dito sa Philippines. Okay, so check natin kung naka-IP mode na siya. Okay, naka-IP mode na. So, sunod nating ayusin ay yung ating Wi-Fi. So, change natin yung SSID. Easy Gaming PC Wi-Fi. Copy-paste na lang natin siya. So, ang ginagawa ko ay magkapares lang yung pangalan ng 2G and 5G. So, discarte nyo na kung anong gusto nyo yung ipangalan. So, dito 20 megahertz lang yung nilalagay ko. Open system. So, dito sa TX Power, katulad ng na-experience ko dati sa SalesKai, pag ginagawa ko siyang 100, medyo stressful sa may antena. Kaya binababa ko siya. So, pwedeng 90, pwedeng 95.
Depende kung saan magiging hiyak. So yun nga, ang gagawin nyo kapag ka ginagamit nyo siya, medyo lalaruin nyo kasi mapapasok nyo naman yung GUI niya habang ginagamit. So pwede nyo siyang laro-laruin kung saan kayo mahihiyak. So tapos na nating baguhin yung mga information dito. Yan. So sa channel pala, ang recommended ko ay 3, 6, tsaka 11. So sa 6 ko ilalagay. So itong tips sa pagpipili ng channel. So sa mga Android phones natin, yan, may nadadownload na app sa Play Store, hanapin nyo lang yung Wi-Fi Analyzer. So, i-ano rin natin yan. I-discuss din natin ngayon yan. Okay, so ito. Yung Wi-Fi Analyzer. Search nyo lang sa ano nyo, tawag dito, Play Store. So yan, sinave na natin yung number 6. I think hindi naman na hindi pa naman congested dito sa lugar po namin. And then next natin, i-config sa ating wireless 2.4 GHz ay sa professional. Set AP clients isolated. Yan. I-on natin yan. And then itong nasa baba, enable WMM APSD. I-disable natin siya. And then click apply. So, running na yung ating Wi-Fi analyzer tapos kung siya ma-download. So, lipat tayo sa 5 GHz. Pangalan. Okay. So, okay na yan. Okay na rin yan. Channel. 165. Pwedeng auto-select, pwedeng hanapin nyo kung saan siya pipirmes. Tsaka nyo siya i-fix. So sa ano natin, TX Power, 90 pa rin. Dito sa encryption, dito sa authentication, open system. Click apply. So ngayon, gagawin din natin yung ginawa natin doon sa 2.4. Yan, isolated. And then dito, disable. Click apply. So, gawin din natin sa bridge ng 2.4. Yeah. Tapos, so, tapos na tayo sa 2.4 and 5 GHz. Punta naman tayo sa ating USB application. So, ito, babaguhin natin to. Yan. Then, click apply. Tapos, lagyan din natin siya ng auto-reboot.
So, kailangan nating i-reboot mamaya pagkatapos natin. And then, lipat tayo sa LAN. Yan, get automatically IP. Disable natin yan. Tapos, ilagay natin yung IP address ng ating piso Wi-Fi. So, ang IP address ng piso Wi-Fi ko, piso Pi, and LPP, tsaka IC Wi-Fi, 10.0.0.1. So, sa mga MikroTik, pwede nyo siyang i-edit. So, itong IP address na to, pag connected ako sa piso Wi-Fi ko, tatype ko lang sa browser niya yung 10.0.0.250, ma-access ko na ulit yung admin panel ng Padaban new Wi-Fi. Access ko na yan. So, domain name, inaalis ko na yan. DNS server sa Google. Yung nilalagay ko. Yan. Then, click apply. Okay. So, ang mangyayari dyan, hindi nyo na mapapasok yung GUI nyo. So, ang gagawin nyo, magiging static IP kayo. So, check ko lang kung paano malitaw dito yung ating configuration ng static IP. For the sake ng mga kaibigan nating hindi pa masyadong gamay. Tingin ko wala dito. Hindi ko mapapakita yung ano ko eh. Anyway, gawang ko na lang din ng video kung paano yun. Ginagawa static IP. Babaguhin yun sa network eh. So, nag-change network ako ng yan, Internet Protocol version 4, TCP, properties, use the following IP address. IP address, ilalagay ko yung 10.0.0.2. 10.0.0.2. Tapos, subnet mask 255.0.0.0.0. Tatlong 0. Then, click OK. Punta na ako sa browser at itatype ko itong IP. Ah, wait lang. Kulang. Kulang tayo ng default gateway ng 10.0.0.1. Yan. So, pasok na ulit tayo. Iba pa lang nagpapalit ng password, admin, admin. Okay, so palitan na natin yung password, administration, and then password. Mahalaga to. So, ilagay na rin natin yung reset time niya. Dito yung makikita. Click to. Tapos, alas 3 ng daling araw, natin siya i-auto-reboot. Military time. Click apply. Okay. Okay. So, tapos na po. Yan po yung ating pinaka-configuration and hopefully ay ma-resolve na po yung inyong problema sa 2.4 GHz. So, nakita nyo naman dyan sa ating screen yung pwede nyo kontakin para po sa ilang mga katanungan. And at the same time, pwede po kayong sumali sa new Wi-Fi group or new Wi-Fi community na makikita nyo sa Facebook group natin. Pasok lang kayo doon, mabait naman yung admin natin doon.
At nakalista rin doon yung mga legit na seller ng new Wi-Fi. And then, again, pakiusap lang natin sa mga seller ng new Wi-Fi. Please po, set natin yung SRP sa 2,000 pesos para po in case na merong kailangang warantihan, ay meron tayong maibibigay sa kanila na garantiya, no? Para yan. And then yun nga, huwag nating ibaba yung price po ng market. Yan ang hirap sa minsan po sa ating mga Pilipino. Tayo rin po yung naghahatakan. So, yan. Ang nagkakaunawaan dito ay yung seller to seller. Lalo yung may mga experience sa warranty. Warranty and support. Siyempre, sinusupport naman natin yung ating mga client. And then, siyempre dun sa mga nagiginabang ng video tutorial po natin, hopefully po ay huwag niyong kalimutang mag-subscribe at i-click ang all bell button para po updated po kayo sa mga susunod pa na tutorials na ilalabas po natin. And then, yun po, download lang kayo ng Wi-Fi analyzer para ma-scan niyo po yung mga Wi-Fi sa area niyo. Kasi pagkaya sa Wi-Fi analyzer, hindi ko kasi makita yung dati kong ginagamit. Pag nirun niyo yung Wi-Fi analyzer, makikita niyo rin yung Wi-Fi name, makikita niyo doon yung Wi-Fi channel na ginamit po nila. So kung halimbawa, Wi-Fi channel, ba, Easy Gaming 1, Easy Gaming 2, 3, 4, 5, hanggang 10. Ang ginamit ko ron, 1 to 10. So ano yung mga bakante? 11, 12 bakante. 13. Minsan may isang mga AP, may mga 13. So yung tatlo na yun yung bakante na pwede nyo pamilian na lagyan ng channel. So as sa congested, di ko pa na-experience kung anong best way na ginagawa ron. Pero kasi may mga, ano yun, tawag doon, may graph. May graph kayo makikita ganun kung ilan yung, tawag dito, frequency. Kung ano yung mga malakas. So makikita nyo doon kung saan yung mga mabababa. Ibig sabihin, malayo na yung Wi-Fi channel na yun. Doon kayo pwedeng maglagay para mas maganda. So shoutout din pala sa mga customer natin dyan sa Tondo. Yan, medyo mahirap panggitin yung pangalan niya. Pero ano siya, ang client niya na sa Piso Wi-Fi ay nasa 90 plus. And PPOE clients, meron din siya. Mag-upgrade na siya from Hex GR3. Mag-upgrade siya ng higher series. Hindi ko rin kabisado yung series ng Microtik. So para sa mga katanungan po, yan, ilagay niyo, mag-message lang kayo sa ating group. Sali kayo sa, sa page. Sali kayo sa ating Facebook group, New Wi-Fi Community. Yun po. So hopefully, nasundan nyo po yung ating video tutorial. So, suggestion ko lang, bago kayo magtanong, paulit-ulitin nyo muna yung video. Yan ang technique. Huwag ka agad magtatanong. Kasi pag nagtanong kayo, syempre, binigay ko na nga lahat ng information, tutorial, magtatanong pa kayo. Watch nyo lang yung video. Makukuha nyo yan. Yan. Thank you po.